Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan, take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher kayo, pwedeng maging kayo ito at hindi si water sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, please to hit the subscribe button and notification bell. Ayan, ma-appreciate ko po lahat ng yan. Yeah, again, this is for water sign, kapalaran sa pag-ibig. Okay? So yeah, let's start your reading. By the way, meron tayong special channel for water sign, ha? Water sign Philippines. Paki-check na lang po. Search nyo na lang po dito sa YouTube, water sign Philippines. Yeah, let's get your main energy for water sign. Okay. Bottom of the deck is the Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. The Eight of Wands is here. Six of Pentacles, the Ace of Pentacles, and then the King of Pentacles. Okay, so nakita natin maaring meron kang pinupush or might be maganda kasi yung sinasabi dito pagdating sa iyong finances eh. Talaga nagtutuloy-tuloy at saka talaga namang win-work out mo yung sarili mo para ikaw ay may ma-establish. For some of you, pwedeng meron kang mga bagay na pinagkakagastusan ngayon. Pero gagawin mo yun kasi gusto mo ng something na bago sa iyong paningin, ganyan, or might be. Yung iba sa inyo, meron ka mga tinutulungan, pwedeng family member or a friend. Nakikita natin that you are really looking so beautiful, babae man or lalaki. Kasi financially, nakikita natin yung stability mo, no? So, nakikita natin dito na pagdating ng pagdating sa usaping pera, napakaganda ng sinasabi sa iyo kasi nadadala mo eh. Yung iba sa inyo, kung hindi man ganun kalakihan yung iyong finances, kaya mo ring dalhin ang sarili mo. Pero nakikita natin mas more on dito yung okay ka naman. Okay? Okay ka naman. Financially, you are stable na nabibili mo kung ano yung gusto mo or pati yung mga tao sa paligid mo, no? Nagagawa mo silang tulungan. Okay, anyway, so who is this person that you're dealing with for our water sign? Cancer, Scorpio, Pisces. What do we have here for water sign? Cancer, Scorpio, Pisces. For your person, you do have here the Queen of Cups, the Four of Cups, and then the Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Bottom of the deck is the World Major Arcana. So, pwedeng malayo ka dito sa person na ito. By the way, I don't know kung merong family member or a friend na malapit sa kanya, but I can see you na pwedeng may malapit kang person na kakilala na pwedeng malapit sa area ng person na ito. But anyway, hindi para sa lahat yan. This could be a reading. Anyway, this person, sabihin na natin attracted siya sa'yo or may pagmamahal siyang nararamdaman sa'yo or gusto ka nitong person na ito. Pero pagdating sa sitwasyon niya, parang hindi siya masyadong sigurado, so lumalayo siya, umaalis siya. Nandun yung strong desire niya or yung pagkakagusto, yung passion niya sa'yo. Gusto ka niya pero parang hindi siya sure. Pwedeng hindi siya sure kung gusto mo din ba siya, especially ang nasa isip mo is pera, finances. Yeah, puntahan natin yung mga nasa isipan ninyo for our water sign. Ano nasa isipan ninyo? Okay, nasa isip mo is your future, you're walking away. The Eight of Cups is here. The Hierophant, Taurus energy, Cancer, Scorpio, Pisces energy, Gemini, Libra, Aquarius.
nahigitan natin kasi masyado ka, meron, you could be stuck in a situation. Yung kumbaga hindi mo kayang umalis sa sitwasyon na ito. Kumbaga kailangan mo lang pangatawanan or gawin yung mga responsibilidad mo. Nandun yung isip mo ngayon. And nakikita mo naman yung, maybe this is your work or career or, yeah, might be another relationship. Nakikitaan mo naman ang future yaan. So, kinukontinue mo lang. And you're thinking about your future right now. Kumbaga, hindi ka umaalis sa sitwasyon na yan kasi nakikitaan mo ng potential. So, yeah. How about your person? Ano nasa isip niya regarding your situation? Your person, we do have the sun. So, currently, yung person mo is nakakita tayo ng happiness sa kanya. Okay naman siya na your person is actually waiting, naghihintay siya sa'yo. Pero masaya siya. Okay, masaya siya kung nasaan siya. So, kaya wala siyang ginagawang actions. This person feels defeated or parang wala siyang choice or chance. Yeah, sabi ko nga, pwedeng hindi siya sure dito sa connection ninyong dalawa. Mas lamang sa kanya na, oo, gusto kita, pero parang wala akong chance sa'yo. The Ace of Cups is here and then the Four of Swords. This person, nasa isip niya na lang is to walang gawin at all. Kasi nga, pakiramdam niya, wala siyang chance sa'yo eh. Yun yung pinaka-unukuha natin. Wala siyang chance sa'yo. Pilit na, sabihin na natin naghihintay siya, pero hindi siya gagawa ng action na alam niyang mahihirapan lang siya, mapapagod lang siyang ending, mag-expect lang siya sa wala. Okay. So, let's move on to your emotions. Pwedeng ang nasa isip niya is pwedeng may kakonek kang iba or may iba pang may gusto sa'yo or kung wala, yun ang nasa isip niya, no? Lalo na kung may pagkakalayo sa inyo kasi pakaramdam niya, nako, imposible yung walang kumokonek sa'yo sa itsura mong yan, yan. Parang gano'n ang energy. Emotions. Anong emotions mo towards your person? Emotions mo towards your person, you do have your the Devil, Capricorn energy. You're walking away, no? Lumalayo ka lalo sa kanya, especially sa pakikipag-communicate. Umaalis ka o iniiwasan mo because, I don't know, you're thinking about bad things. So, possible na naiisip mo, pag naiisip mo siya, mga masasamang bagay na sa isip mo, like, pwedeng yung iba sa inyo, nag-iisip ka agad ng hindi maganda or possible na negative agad yung iniisip mo pagdating sa kanya, eh baka naman ganito ganyan. That's your energy. So as much as possible, iniiwasan mo yung pakikipag-communicate dito sa person na ito. Yeah, the Wheel of Fortune is here. So maybe yung iba sa inyo, hindi ka ganito before. Pwedeng dati pagdating sa communication, okay ka naman sa kanya, gusto mo naman yon. But for now, nakikita natin yung pag-iwas mo. So how about your person, emotions niya sa'yo? This person is all about secrets. Gusto niyang i-offer yung love na yan. We do have here the Page of Cups. Pero hindi niya alam kung paano eh. He could be dealing with a soulmate. The Fool is here. Gusto niya ng chance, new beginning sa inyong dalawa. Pero medyo tinitibayan niya lang or nagpapakatatag lang siya. The Four of Wands is here. Yeah. Gusto kasi ng person mo is commitment and nakikita niya parang hindi mo kayang ibigay sa kanya yung commitment or yung relationship na yan. So, wag na lang, di ba? Sinisikreto na lang niya yung emotion niya para sa'yo. What will happen in the near future for the both of you? I can see victory sa usaping finances, sa usaping pamilya. Nakikita natin na nagiging masaya ka, nagkakaroon ka ng victory and growth dyan. Yeah, I can see reconciliation with the family or may paglalayo dito na possible or a family member na malayo sa'yo na possible magkaroon ng paglalapit or pagkikita sa inyo in the near future. Pagdating sa I don't know if you're dealing with someone na may pagkakagusto ka dito sa taong to. Kasi sa nakikita natin, talaga iniiwasan mo itong person na ito eh. So, in the future, yung person mo, wala kanya-kanya kayo ng ginagawa. Your person is focusing din sa kanyang priorities. Naalala ka niya, namimiss ka niya, pero nakikita natin na ginagawa niya lang yung mga dapat niyang gawin, you know, being a hardworking kind of person. So, tinutuloy-tuloy niya lang maging obsessed sa work or sa career niya, you know. And the Six of Cups is here, Cancer, Scorpio, Pisces energy.
I feel like importante ka talaga dito sa person na ito, but I don't see any action sa person mo. Especially, ang pinaka nasa isip niya is wala siyang chance sa'yo. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Sana po naka-resonate kayo, no? Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. Madam PTV Virgo Philippines, Dapit Hapon TV Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye.